Gamit ang kaalaman sa organic agriculture, libreng nagtuturo po ang isang dating U.S. Air Force policeman para magkaroon naman ng kabuhayan ang mga katutubo sa Mindanao. Balitang hatid ni Mark Zambrano. This isn't a happy story. Sa hilagang kanlurang bahagi ng Mindanao, nahanap daw ng isang dayuhan ang kanyang sarili. Ang buhay ng isang dating U.S. Air Force policeman, laan na raw sa libreng pagtuturo ng organic farming sa mga lokal na residente ng Ozamis. Organic farming ang pagsasakang hindi ginagamitan ng kemikal. Para kay Patrick Taylor, ito ang Hybrid Agricultural Empowerment o Hybrid Agriculture. The name hybrid was given to me by a classmate, my NC2 class, because I'm a white farmer practicing a mix of Asian farming method, organic farming method. Sa Pilipinas na rin natutunan ni Patrick ang parang ito ng pagsasaka. Nag-aral sa TESDA o Technical Education and Skills Development Authority at naggamit ng National Certificate 2 para magturo. Ang kadalasan niyang estudyante, mga lumad. Sinimulan niya ang hybrid agriculture sa isang paaralan sa Barangay Gigona. Karamihan sa kanila nagmula sa Subanon Tribe. They said, you know, I had gained a reputation from working with indigenous cultures. Naturuan na rin niya ang ilang mga miyembro ng tribo ng Higaw noon, kung saan isa siya sa mga tumulong para makapagpatayo ng isang eco-house. Gamit lamang ang mga sakong may lupa, kawayan at pawid. The Higaonans, which they don't even have toilets up there. I barely had water, barely had food. It was hell on earth for about 10 weeks. And we put the eco-house up and we said, you know, these people really need this. Kung tutuusin, libo na raw ang naturuan niya. Ang kanyang pangunahing layon, magbigay kabuhayan para subukang tuldukan ang kahirapan sa lugar. Bukod dito, sinisikap niya ring baguhin ang mababang pagtingin sa mga magsasaka. A farmer being, you know, the dirt poor person who has no money or being uneducated stupid. I am fighting to remove that stigma. Para maipagpatuloy ang kanyang mga proyekto, umaasa siya sa pondong nakakalap online. I've trained over 1,000 farmers in a year and I wasn't funded. And I suffered. There were times I suffered and I would do every minute of it again 10 times over because I love it. Si Charissa Rulog, ang isa sa mga naging estudyante ni Patrick, labis ang kanyang pasasalamat sa kanya. Sa amin na wala na unemployed, nakakatulong po siya sa amin na magkaroon ng trabaho at mapapakain namin yung pamilya namin, makakatulong din sa community. Siya na rin na nagsisilbing interpreter ni Patrick kapag nagtuturo siya. Sa kanyang obserbasyon, maganda ang pagtanggap ng mga Pinoy sa kanya. Sobrang mainit yung pagtanggap at saka naging happy din sila nga dahil may tumutulong na gumawa ng ganon at saka libre pa. Para kay Patrick, hindi hadlang ang pagkakaiba ng kultura at lingwahe para maisagawa ang kanyang mga layunin. It's normally me and one interpreter and we go in there and we teach the classes, work with them, usually help them clear out the field. Friendship is a universal language. At sa tatlong taong pananatili sa Pilipinas, pamilya na ang turing niya sa bawat Pilipinong kanyang nakakasalamuha. It's just like we're family. You know, when I go to these places. Mark Zambrano, GMA News.